kumusta po kayo sana na sa maayos na sitwasyon ng ang bawat isa. So ayun guys, sobrang nakakatuwa at nakaka-proud no bilang supporter, bilang ka-campaigns. Yung nangyayari ngayon tungkol sa buhay ni Attorney Lenny Robredo na napakarami pong naka-recognize sa kanya, no? Bilang isang napakagaling at napakahusay na leader, no? Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na sa ibang bansa, no? Kagaya na lang nito, pag-recognize sa kanya, no, ng isang sikat na school, no, sa buong mundo, no. Itong Harvard Kennedy School, no? So, sabi dito, Harvard Kennedy School, Center for Public Leadership, di ba? So, nakikita nila yung kapasidad, no, yung kakayahan, yung full capacity ni Attorney Lenny Robredo, no, bilang isang leader. So, announcing Harvard Kennedy School Center for Public Leadership, full 2022 Hauser leaders, di ba? So, napabilang siya, isa siya po doon sa magagaling na leader, no? So, iba't iba man yung skills nila or expertise nila. So, pero sobrang nakakatuwa, no? Nakaka-proud, no? Na nakakahanga, di ba? Ayan. So, napabilang po si Attorney Lenny sa 5. Okay? So, ayan. So, nandito yung mga pangalan nila. Una si Jane Harman, David Ignatius, Michael Lomax, Lenny Robredo, ayon si Dove Sedman. So, 5 po sila. So, di ba? So, isang karangalan po yun, no, bilang Pilipino, no, bilang supporter ni Attorney Lenny Robredo. No? Grabe. So, kakaiba. No? Nasa kabila ng mga nangyayari po sa buhay ni Attorney Lenny Robredo nitong mga nakaraan, at kahit na sa kasulukuyan, no, na napakarami pa ring pilit sumisira, no, napakarami pa ring nagpapakalat ng fake news laban sa kanya, pero nandyan siya, tuloy ang buhay, no, tuloy sa pagtulong sa kapwa. So kakaiba pong leader yung ganito, no, kagaya kay Attorney Lenny Robredo. So saludo po ako talaga sa iyo, Attorney Lenny Robredo, di ba? So kung yung iba diyan, no, na patuloy pa rin na paninira kay Attorney Lenny Robredo, no, na nagbulag-bulagan, no, nakapikit yung mga mata nila, so siguro panahon na para dumilat kayo, no, at makita yung kagandahan ng mga nangyayari at kagandahan ng mga ginagawa ni Attorney Lenny Robredo. Yung sinasabi nilang lutang, lugaw, walang nagawa, pero nare-recognize ng mga sikat na schools, hindi lang dito sa Pilipinas, at ngayon international na, no, Harvard, no. So kakaiba, no, pag Harvard na ang pag-uusapan, kasi diyan ang gagaling yung mga sikat na leader ng iba't ibang bansa, no. Napakaswerte po, talagang isang karangalan, no, na Pilipina yung napili nilang at na-recognize nila na isang magaling na leader, no, at walang iba kundi si Attorney Lenny Robredo. Diba? So, pero yun nga, alam naman natin na kahit anong napakagandang achievement mga nagawa ni Attorney Lenny Robredo, meron at meron pa rin silang masasabing hindi maganda. Pero hayaan na lang natin sila, na baka dyan sila kumikita, diba? Ayun, kasi pag Harvard, so napaka ano yun ang pagpili niya, diba? So talagang nakita nila yung kapasidad mo bilang isang leader, no, na iharap ka diyan sa mga student nila, 'di ba? So sa mga maging modelo ka, no, ng mga mag-aaral. So ganun kagaling, no? Kaya sobrang kahanga-hanga po yung recognition nito ng Harvard Kennedy School kay Attorney Lenny Robredo. So yun lang guys, mabuhay tayong mga Pilipino, mabuhay ang mga ka-campings. Ingat-ingat guys, bye-bye.